salamat po sa pagbisita sa kusina ni Junior. Ngayon po, magluluto naman ako ng pork with broccoli. Napakasarap po nito. Gamit ko po rito is liempo or pork belly, pero skinless po siya. Inislice ko lang po siya ng cube. Tapos po, broccoli, fresh, onion, ginger, garlic, sesame oil, brown black pepper, sugar, dark soy sauce, at oyster sauce. Siyempre gagamit din po tayo ng konting tubig, mantika, at asin. So ang first step po natin, yung ating pong liempo, imamarinate po natin siya ng paminta, sesame oil, sugar, at soy sauce. Kailangan lang po maximum 2 hours natin na mamarinate bago po tayo mag-start na magluto. Para po mas malasang malasa siya. At pagkatapos ko po siyang haluin, ko-cover ko lang siya ng aking cling film at ilalagay ko na siya sa aking fridge. So ngayon po habang nasa fridge ko yung aking liempo, magpapakulo po ako ng tubig at ibablanch po natin yung ating broccoli. Lulutuin ko lang po siya ng mga 2 minutes. Blanching po ang tawag sa proseso na to. Tapos po, siya-set aside ko siya. Pag na-set aside ko na siya, kukunin ko na yung aking pork belly sa fridge at mag-i-start na po tayong magluto. Ngayon, pinapainit ko na po yung ating pan. Mag-add na po ako ng mantika. Mag-isak na po tayong mag-isa. Unahin po natin yung ating garlic. Hintay lang natin siya mag-light brown. Tapos po, i-add na po natin yung ating ginger. So ayan po, okay na po yung ating garlic. Lagyan na natin yung ating luya. Sasabay na rin po natin yung ating sibuyas. Haluin ko lang siya ng mga 30 seconds. Tapos po, lalagyan na po natin yung ating pork belly na minarinate. Ayan, okay na po yung ating garlic, ginger, and onion. Yung ating naman pong minarinate na pork belly. Yung kanya pong marinade, sineparate ko muna. Mamaya po, pagkatapos natin mag-isa, i-add po natin yung kanyang marinade. Gagawin po natin, gigisahin ko lang siya ng mga 3 to 4 minutes. Again, once na mag-light brown po yung ating liempo, pupunta na po tayo sa ating next step. Okay guys, light brown na po yung ating pork belly. I-add po natin yung marinade kanina.
maglalagay din po tayo ng asin. Oyster sauce. Lulutuin ko lang ulit siya ng 5 minuto, tapos po mag-aad po tayo ng konting tubig. Hayaan po nating lumambot yung ating baboy. Okay guys, dito na po yung ating yempo. Tender na po siya. Ang gagawin po natin, kumuha po ako ng isang kutsara na cornstarch at diluted ko sa tubig. Pero optional lang po siya kung gusto po ninyo na malapot yung inyong pork with broccoli. Kaya nag-add po ako ng cornstarch. Tapos po, continuous lang yung inyong paghahalo para hindi po siya mamuho. Lulutuin ko lang siya uli ng mga 2 minuto, tapos po panghuli ilalagay na po natin yung ating broccoli. Punta na po tayo sa last stage ng ating pagluluto. Lalagay na po natin yung ating binilunch na broccoli kanina. After 2 minutes, pwede na po siyang i-serve. Mas maganda po kasi pagka half-cook lang inyong broccoli, meron po siyang konting crunchiness habang kinakain ninyo siya. So ngayon, ito transfer ko lang siya mamaya sa isang serving bowl.